Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayo rito guys na Mitsubishi Lancer Pizza Pie. Ito guys, ang problema na ito, ang pinaka supply niya sa starter, mahina o kulang sa supply. Yan guys, papakita ko sa inyo. Yan, di bali guys, automatic transmission. Dito niyo makikita yan guys, pag automatic transmission guys. Yan, yung pinaka radiator niya, sa pinaka ilalim, merong tubo. Yan, di bali talaga yan guys, kabilaan. Pag ganyan guys, ibig sabihin na automatic transmission. Ngayon guys, ang issue naman nito, mahina yung pinaka supply niya ng starter. Sige Rick, last thing mo nga Rick. Yan guys, paparinig ko sa inyo. Lagi mo yung pantesin ng battery. Okay. Patay. Sige. Yan guys, putol-putol o mabagal. Yan, lumalagitik. Sige. Yan guys, rinig na ako sa video. Ito guys, yung pinaka voltmeter, nasa malapit siya mag 13. Yan guys, dyan yung malalaman guys pag mahina ang pinaka battery. Pag in-start siya at bumagsak sa GIS, tapos hindi na siya umakit ng 12, ibig sabihin guys, mahina yung pinaka battery. Pero guys, pag in-start natin at bumalik siya sa dito ulit sa dati, sa pinaka bago mag 13, ibig sabihin guys, malakas ang pinaka battery niyan. Sige Rick, start mo nga. Yan guys, ako makakarga. Patay. Start. Yan guys, hirap siyang umandar. Sige Rick, okay na. Yan guys, pag ganyan ang problema, ang gagawin natin dyan guys, lalagyan natin ang pinaka relay, ang pinaka starter mismo. Kasi guys, ang pag ganyan ang problema niya, ang pinaka supply ng galing ng susi, diretso yan guys sa inhibitor switch. Ito guys, ang inhibitor switch ng Mitsubishi Lancer na Pizza Pie na automatic. Ito guys. Di bali guys, ang problema niyan, yan guys, nare-repair naman yan, nalilinisan. Kaya nga lang, ang nagiging problema niya, baka mamaya, pag binuksan natin, minsan guys, hindi sumisentro yan. Minsan, pag ikinabit na, hindi siya masyadong nai-align, no? Hindi siya nakuha yung pinaka-zero-zero niya guys, sa saktong sukat. Ang nangyayari niyan guys, hindi yung mapapa-under sa park at saka sa neutral. Minsan guys, hindi pa kumakapit yung pinaka-drive niyan. Kaya, mahirapan yung pa-undering niyan guys, hindi siya uusad. Ang trabaho kasi niyan guys, ng inhibitor switch sa park at saka sa neutral, doon siya dapat a-under. Ngayon, pag nakalagay sa drive o reverse, dapat hindi siya mag-i-start. Yan guys, napapakita ko sa inyo na actual kung paano yan testingin. Ah, well, right. Bali guys, sa ang linya niyan na papunta sa starter, nandito yan. Wala yan dito sa pinakamalaki. Yan kasi puro main yan. At saka papunta yan sa alternator. Yan, dito yan guys. Di bali kulay pula na may kulay itim. Saka, ito. Ito guys, papakita ko sa inyo. Yan, ito guys, ang pinakalinya niyan. Pula na may kulay itim. Papunta yan sa pinaka solenoid. Putulin natin guys. Ito ang lalagyan natin ng relay. Yan. Tapos ito yung galing ng ignition switch o sa start niya. Yan. Di bali guys, itong wire na to, dumaan pa to guys ng inhibitor switch dito. Yan, dumaan pa yan dito bago siya pupunta sa pinaka-starter. Yan, subukan natin guys erekta. Yan, kailangan natin guys ng wire. Ididikit natin guys sa pinaka-positive. Tapos ilalagay natin dito. Dito natin ilalagay sa isang wire papunta yan guys ng solenoid. Yan guys, rinig naman sa video. Yan, napakatulin. Yan, yun masusi. Yan. Yan guys, i-on yung susi. One click yan guys. Okay na?
guys, one click. Patay. Tapos guys, ibabalik natin sa original. Yan yung pinaka-original. Pagdidikit na natin, start. Yan guys, hirap na hirap. Sige. Sige. Patay. Start. Dikit mo rin. Dikit mo rin. Start. Patay. Okay na. Tapos guys, ididikit ulit natin sa pinaka-positive. On. Yan guys, one click. Sige na, yan. Patay mo na. So yun guys, ang gagawin natin ngayon, ibig sabihin na kulang lang siya sa supply ng pinaka papunta sa starter. Minsan kasi guys, yan ang nagiging dahilan ng pagkasira ng solenoid o starter. Minsan guys, paghirap na ganun, nahihirapan siya umandar. Nasisira guys yung pinaka carbon brass, minsan nasusunog. Ano kaya yung pinaka contact ng solenoid, nauubos, napupudpud, kaya nahihirapan at nasisira yung pinaka solenoid. Then guys, papakita ko sa inyo kung paano maglagay ng relay. Wakarayan ng relay. Yung mahaba yung sakit. Yan, di bali guys, ito yung pinaka-relay na ikinakabit ko. Surplus na original guys. Di bali guys, sa linya nito, itong dalawa na maliit, yan yung 85 at saka 86. Ngayon, itong dalawa na to na malaki, ito yung 30, ito naman yung 87. Yung 87 guys, papunta yan sa pinaka-starter. Ngayon, itong 30, papunta yan dito guys, sa direkta natin dito sa may pinaka-battery mismo. Para, ang pinaka-supply niya guys, 12 volts o 14 volts ang papasok sa pinaka-starter. Kaya, one click yan guys. And guys, papakita ko sa inyo kung paano magkabit na ito. Kaya ko rin may post-relay. Ito guys, sa mga nagdi-DIY, karamihan kasi guys, ang mga kinakabit na mga nagdi-DIY, boss relay. Yan, boss relay. Ngayon, ang ginagamit nila rito, ito yung pinaka 85, 86. Ito yung pinaka 30. Ito yung 87. Ito guys, yung 87 na to, yan, dalawa na yan. 87 yan, iisa lang yan, magka-contact yung magka-series yan. Ito yung pinaka 30, ito yung papunta rito sa may battery. Yan. Katulad yan guys, ganito. Yan. 85, 86, 85, 86. Yung 30, ito yung sa ibabaw. 87, ito yung dalawa na to, yan, 87 yan. Di bali guys, ito guys, 24 volts to kasi kulay puti eh. Pag kulay puti guys, yung pinaka holder ng mga pin niya, 24 volts yan guys. Yung kulay itim niyan, 12 volts. And guys, papakita ko sa inyo kung paano magkabit niyan ng relay. Di bali guys, ito yung galing na switch. Yan, yung galing ng inhibitor switch, guys. Ngayon, dito natin ilalagay yan sa 86. Yan. Sa 86, guys. Yung itinuro ko kanina. Yan, dito yan, guys. Yan yung galing ng inhibitor switch. Ngayon, sa mga manual transmission naman, guys, sa galing na yan, diretso sa susi. Yan. Tapos guys, ito yung 87, yung malaki na nasa gitna. Yan ang papunta sa mismo sa starter. Yan. 87. Yan. Papunta yan din mismo sa pinaka solenoid. Yan. Yan yung nakatusok dun sa pinaka pin ng solenoid. Tapos guys, ito yung 85. Yan, ito yung guys sa 85. Ito yung galing ng inhibitor switch. Ito naman yung 85. Ito guys, ibabody draw natin yan. Kasi ang galing ng inhibitor switch, positive trigger yan guys. Kaya ibabody draw natin guys yung pinaka relay. Kailangan kasi guys sa pinaka relay, mayroong positive na papasok. Mayroon din na negative para pumitik yung pinaka coil ng relay. And guys, ibabati crown natin yan. Adjust try. Bali guys, hahanap tayo ng pinaka ground.
Ito guys, ground to. Yan, dyan natin ibabody ground. Sa kahit wala ng terminal yan guys, kasi makapal naman yung wire na to, ay hindi mapuputol yan, basta nakaayos lang pagkakaikot. Pampambalot ko yan. Tapos ito guys, yung pinaka 30 yan, diretso yan dito sa may battery yan. Pwede nyo rin lagyan guys ng pinaka fuse yan, yung pinaka fuse na kailangan guys, ang fuse holder nya ceramic type yan, para tumagal yung pinaka contact nya. Pero ako guys, pag naglalagay ako nyan guys, hindi na ako naglalagay ng pinaka fuse, kasi starter yan guys, malakas ang contact nyan guys pag starter. And guys, habang natin ng konti, try ko na yung panghinang. Hinangan natin guys para mas maganda talaga yung kapit niya. Hinangan natin guys. Para lifetime. Ang bibigay lang sa kanya yung pinaka-relay. In case na masira yung relay. Tapos guys, ipa natin. Kasi iniikot mo kaya. Okay. Ipa natin guys. Sure lang guys na maganda yung pagkakatid. Okay na ta? Basta lagi pasunta ka lang lang si Kasi. Kasi ako, guys, tapos sa itong pinaka 30 ay na guys, maayos din pagkakatay gas. Ganun talaga kasi ako nagsimula ng pagkakatay 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 ng yan yung papunta sa 86 sa pinaka-relay. Ngayon, kailangan ng negative yung salamat na. Tapos yung pinaka-relay, may positive na siya galing ng inhibitor switch. Ngayon, kailangan ng relay ng negative para pumitik yung pinaka-rewind para maglapat yung 87 at saka 30 para mag-contact siya. Yan, tapos itong pinaka 87 ng relay, papunta yan guys sa starter motor sa pinaka solenoid. Tapos guys, itong pinaka 30, diretso yan sa pinaka positive. Ito guys, ay ipababaw. Oh,
Mamaya na natin guys iayos pag ano. Lalagyan natin ng terminal yan. Guys, okay na. Testing natin. Start ka. Kitang-kita naman guys sa one click na siya nung nilagay natin ang pinaka-relay. Kanina yung wala pa siyang relay, minsan na lumalagitik lang tapos umiikot siya ng konti tapos tapos siya mandar. Ngayon guys, ang gagawin ko na lang dito yan, papalutan ko na ito yan, papalutan ko na itong pinaka-insulator, isasakto natin yan, iayos natin yan, tapos ito guys, lalagyan ko na lang ito ng terminal na maayos. And guys, Mitsubishi Lancer, kahit anong sasakyan guys, pwede nyo lagyan ng pinaka-relay. Lalo yung mga automatic guys sa mga gasolina o diesel. Pero ang diesel naman guys, karamihan yung pinaka-relay na relay. Diba yung pinaka-relay na may relay niyan. Kaya pag mga kaya na nahihirapan naman tayo yung pinaka-starter yun, lagay nyo lang ng pinaka-relay. So yun guys, sana may natutunan kayo sa share kong bagong video. Maraming salamat.